Praise God. So, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa mga batas na ibinigay po ng Diyos kay Moses other than doon po sa Ten Commandments. Amen. In fact, nasimulan na po natin ito last Sunday. Ano pong chapter yung topic natin last Sunday? Chapter 21, at patungkol po sa anong mga batas ang nilalaman ng chapter 21. Laws about what po? About servants or mga alipin, and about injuries or patungkol sa mga karahasan. So yun po ang two major categories ng mga batas na nasa Exodus chapter 21. And for this next chapter, chapter 22, we are going to study another set of two sets of laws na ipinigay po ng Diyos kay Moses. At ano po yun? Laws about, number one, property, and second, how to treat others, or about the so-called social responsibility. So sa Tagalog, ano po ito? Yung dalawang kategorya ng batas. Una, ang mga batas patungkol sa ano po yung nakalagay niya sa Bible yun? Patungkol sa mga ninakaw. Tama po ba? Patungkol sa mga ninakaw, di ba? Correct? Okay. Napakahalata po yung hindi ko lang basa ng chapter 22. Ano po yung pangalawang kategory ng batas sa Tagalog? Ang mga batas patungkol sa pagtanako yung una, that's about property. Yung second category about, I guess sa magpakitungo, something like that. Ayun, pananampalataya at kabutihang asal. Amen. So, pakinggan ninyo nga po yung patabihin ninyo. Kapatid, binasa mo na ba yung Exodus chapter 22? Amen. That's why every after Sunday service, I am telling you guys to make an advanced reading of ano po yung itatackle natin today. Because gaya ka lang sabi ko, hindi naman na po tayo masusurprise na kung ano man po yung pag-aaralan natin today. And as your mentor, as your teacher, gusto ko po, kahit tayo po na mga nandito ay nag-aaral din po tayo in our own personal time ng ating mga topic na pinag-aaralan. Amen. So, ayan. Nabasa po ba natin ang chapter 22? I hope next Sunday masahin po talaga natin ang chapter 23. Dahil wala po tayo upang pag-aaralan sa Biblia, kundi ang chapter 23 lamang po ng Exodus next Sunday. Amen. And as much as possible, ay i-exhort po natin lahat ng possible wisdom, lessons, or information that we can get from Exodus 22 lang po. Ayon. So, muli, katanungin mo nga po yung iyong kapatid. Kapatid, nasaan na yung Bible mo? Kapatid, tanungin mo nga siya ulit. Kapatid, dala mo nga yung Bible mo? Ano po ang sagot ng inyong kapatid? Amen. Kaya nga po namin kayo binigyan ng isa-isa yung Bible po na libre na po para po mayroon po tayong gagamitin na textbook. Amen. At bilang estudyante, napakahirap po sumunod sa lesson ng isang teacher. Kung ikaw mismo estudyante, wala ka po textbook. Amen. And tayo po lahat, pare-pareho po version ng Bible po yung ginagamit natin. At yun po yung magandang balita Biblia na Tagalog po siya. At yun din po mismo ang kina-flash ko po sa screen para po nakaka-connect po ang bawat isa sa atin. So, please, I hope and pray that as a student, as
a learner, we are also doing our part. Amen? Bakit po? Kaya po, nagkakaroon ng mga kulto-kulto, kaya po maraming namin ito, kasi po sila po, nakikinig lang po sila sa sinasabi ng nagtutupo sa kanila, pero sila mismo, hindi nila pinag-aaralan yung tinuturo sa kanila. So that's my point. Ayoko po na tayo po mga members po dito, mga anak ng Diyos, ay nakikinig lang po tayo or depende lang po tayo sa sinasabi ng nagsasalita o ng pastor. Amen? Dapat tayo po mismo, bago ituturo yung topic, nakakapagbasa na tayo at if possible, nakapag-research na po tayo about it. Amen? Ganun po yung concern ko din po sa Bible study natin sa Book of Acts. Kaya as much as possible, sinasabi ko kay Pastor Noel, sabihin niya kung pagdidikitin niya ba yung dalawang chapter or inahatiin niya. Para po tayo mga nakikinig kay Pastor Noel are also doing our part na mag-research at basahin po yung ating pinag-aralan sa Book of Acts. Amen. Ano pong chapter na tayo sa Book of Acts? Chapter 24. In fact, pinagsama po yung 23 and 24. And sorry po kung hindi po namin kayo na-inform, nakasama din po yung Acts 24 kahapon. Kasi I personally, akala ko po hindi na po ito kasama. Kaya hindi po po yung binasa at hindi po ako nag-research about Acts 24. Amen? Kasi po, ako po bilang estudyante po sa Book of Acts, sa series natin kay Pastor Noel, I make sure na bago po ako makikinig kay Pastor Noel, nabasa ko po yung Acts na yun at nakinig po ako ng preaching about Acts na tinuturo niya para din po mai-relate ko din po sa mga sasabihin ng ating pastor, yung mga natutunan na pag-aralan po. Amen po. So that, gaya nga sabi ko, hindi po tayo dapat dumidepende lang sa naririnig natin. Tayo bilang mga estudyante, bilang mga mag-aaral, bilang mga anak ng Diyos, dapat nagre-research din po tayo at nagpapasabihin po tayo. Amen po? Praise the Lord. Ayan. So, ito po ang scripture reading po natin na binasa po ni Sister Daisy. So, bago po natin pagpatuloy ang mensahe, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Yes, O Heavenly Father, muli, we acknowledge your holy presence in our midst today. O God, O Yahweh, Abba Father, O Jesus, and O Holy Spirit, we know that Ikaw po ang siyang tunay na magsasalita at magtuturo po sa amin ngayong umaga ito. So, Panginoon, seal my lips, seryuhan mo po ang aking buhanga, i-filter mo po, Lord God, ang bawat salita na lalabas sa aking buhanga. At nawa, Panginoon, ay ang mga nais ko lamang po, mabanggit po ang aking masambit. O Lord, ganoon din po, I pray in Jesus' name that you would open the spiritual eyes of each and every one of us, that as we study this chapter 22 of Exodus, you would help us understand and reveal to us what you want us to know through your word in this chapter. So God, mag-usap ka po sa bawat isa, make their voice be clear, make their voice be audible, Lord God. And O Holy Spirit, we know, Lord God, that you're that powerful that you can open our eyes and see through this book what you want us to see. So Lord God, be in control and take in charge. Ito na po ang siyang magsalita at mamula sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ayan. So, ang pamagat po ng ating episode today ay laws about property and laws about how to treat others. Okay? Kung mapapansin po ninyo later, kasi gaya nga po nang sabi ko, kapag natapos na po natin ang 21, 22, 23, 24, 25, panonoodin po natin ulit yung Bible recall. Di ba mayroon yung Bible recall na sinasummarize na po yung sa book sa Bible.
So itong title po na ginagamit ko po, pinapattern ko na po siya doon. Kung ano po yung sinabing title ng Bible and Recall sa 22, as much as possible, yun po yung kinukuha ko po title para po mag-align po siya. Kasi ang ginawa ko po, pinapanood ko po lagi yung Bible and Recall at gumawa po ako sa notebook ko, sinulat ko yung title na ginamit ng Bible and Recall sa bawat chapter ng Genesis, Exodus, para po pag sinabing Exodus chapter 18, patungkol po yun, yung kay Jethro principle, event na doon po. Or Exodus 19, Moses went up to Mount Sinai, yun po. Kasi from the title itself, alam na natin yung pinaka-core or pinaka-agenda or pinaka-main topic sa chapter na yun, at hindi na tayo mali nito. Amen? That's why, when I say Exodus chapter 22, yan yung mga batas patungkol sa mga property at patungkol sa paano itin ang ibang kapwa, ang ibang tao ng ating kapwa. Nakita niyo po? Kasi in fact, yun po talaga ang pag-aalala natin ngayong umaga. So, please yourself. Tapit-tapitin niyo po yung mga katabi niyo kung inaantok na po siya. Dahil hindi po kwento ulit ang ating mga pag-aralan, mga batas po ito. So, para talaga tayo nasa law school. So, I feel like I'm your law professor at kayo aking mga law students. Ayan, praise the Lord. Ayan. So, these are the season 1 that we have discussed po sa Book of Exodus. At tayo pa rin po ay nasa chapter or season 2 ng ating Exodus series. Okay. So, for example, when I say Exodus 20, patungkol po saan yun? 10 commandments. Ayun. Ganun. Pag Exodus 21, patungkol po saan yun? Laws about servants or anything at injuries or mga karakasan. And when we say Exodus 21, patungkol po saan yun? Ito po yun, mga batas, patungkol sa mga ninakaw o yung mga lealian, at patungkol po sa paano po ang pakikitungo sa ibang tao. Tama po. Or how to treat others. So this will be the questions after the story. Ano ang nagulat? Wait na, akala ko 11:30. Nagulat ako sa time, 10:30 pa lang pala. Ano ang nagulat mo sa kwento? At where is Jesus in the story? Amen. Ayan. So let's review po ulit bago po natin titignan yung mga specific laws sa chapter 22. I-memorize po natin ang pinaka-constitution natin, which is the Ten Commandments na nasa chapter 20. Amen? Kasi po, parang sa ating Philippine law, sa ating mga batas sa Pilipinas, meron po tayong pinatawag na constitution. Amen? Constitution, it is the supreme law of the land. Ibig sabihin, ito ang pinaka-pinaka-mataas na batas sa buong Pilipinas. At ang mga sub-laws or ang mga susunod pa na batas ay hindi dapat magiging kontra or contrary dito sa ating konstitusyon. At ganoon rin po ang nakikita ko sa Ten Commandments. Kaya po ito unang ibinigay ng Diyos. At ito po ay ibinigay ng Diyos hindi lamang kay Moses, kundi sa buong sambayanan ng Israelites. Nakikita niyo po, why? Because kung titignan niyo po yung Ten Commandments, these are universal law, ibig sabihin ng universal, it can be applied to all the people in the world and not just to a particular tribe or particular group of people. Malinaw po yun? When I say it is a general law or a universal law, because we don't, hindi na tayo mag-argue kung dapat bang, I mean, bawal bang pumatay, bawal bang magnakaw, pagdidipatihan pa ba natin kung masama yun or hindi. Nakikita niyo yung point? Ayun. But when we say special law, like for example, yung dahil ipinagbabawal ang pagtawid sa pag-jaywalk, kapag naka-spotlight, tapos gugo ka, those are special laws na naging batas lang dahil na nasa mga ihilawa po na rules and guidelines po ng mga tao. But it doesn't necessarily mean na kapag ginamit ko ito ay
napakasama mo na. Amen. Or napaka-immoral mo na para sa mo. So, again, let's review what are the Ten Commandments. I hope kaya ko ito ginagawa. Kasi as much as possible, gusto ko po ma-memorize po natin by heart yung Ten Commandments. And if we can memorize it in chronological order, so when I say in chronological order, number one, as in the number one commandment, yun talaga yun, at yun din mismo alam nyo. Amen. For example, when we say, thou shalt obey your father and mother, anong number po yun? Five. Amen. Wow. Level up po ang ating mga students. Praise the Lord. Nakapagal po natin si Lord sa buhay ng ating mga kapatid at sa mga nanonood din po sa Facebook Live. Ayan. What is the first commandment? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. You know what? I don't know about you, pero I believe, kaya po ito nilagay na number one ni Lord. Kasi of all the commandments, this is the most important commandment. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. And praise the Lord, dahil hindi na tayo nagdadipatihan na mahalaga talaga na wala na tayong ibang Diyos maliban kay Yahweh, Abba Father. Amen? Dahil siya lang naman po ang tunay na Diyos at kaisa-isang Diyos. At ang iba pang Diyos maliban kay Yahweh ay mga peking Diyos-Diyos ang nalaman. Naniniwala po kayo, there's no other God than the God of Israelites than Yahweh, than Jehovah. Amen. Than Abba Father, the God of Abraham, the God of Moses, the God of Isaac. Kung meron po kayong ibang sinasambang Diyos maliban sa Diyos ng mga Israelita, ng mga ni Moses, ni Joseph, hindi po yun ang tunay na Diyos at kaisa-isang Diyos na ating sinasama din po dito sa church, sa AGC. Praise God! What's the second commandment? And sad to say, ito po yung inalis po ng ibang mga religious sector. Huwag kang gagawa ng imahe at yuyukuran o sasambahin ang mga iyon. Even thou shalt not make an image kung anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. At hindi lang po pinapabawal na gumawa nun, but rather, huwag po din daw po silang sasambahin at yuyukuran. Sapagkat ako si Yahweh na inyong Diyos ay mapanipupuing Diyos. Even if He is a what? A jealous God, a sinosong Diyos. And when we say jealous God, it is a jealous in a good way, dahil ganoon po tayo kamahal ng Diyos na ayaw niyang may ibang makaangkin sa atin. Hindi ba napakasarap sa feeling na yung Diyos natin na mahal naman tayo ay ayaw niya na manakaw tayo ng kalaban o mapunta tayo sa iba o na tayo ay mapaliwala. Gusto niya tayo ay nasa Kanya lang dahil alam niya na kapag tayo ay nasa Kanya, tayo ay ligtas, tayo ay payapa, at tayo ay magiging matagumpay at masaya at kontento at wala na lang ang aming pa-amen po. Yes. Praise God. Hallelujah. Kitang-kita ko po, gising na gising po ang bawat isa. Sana ka lang din po yung mga nanonood po sa live. Amen. Number three. Ano po yung number three? Huwag po gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. So, huwag po dapat natin tinitake lightly or parang pinagtatawanan ang ating tunay na Diyos. Huwag natin siya tinukot siya. Huwag natin itong gagamitin sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen? At ano po yung pang-apat na commandment? Lagi mong tandaan ang ilaan para sa atin ang araw na pamahinga. So, this is the so-called Sabbath day or the rest day. At sino po ulit ang ating Sabbath? Si Jesus. Amen. So, sa ating pag-aaral po ng mga batas po ito, nakita ko po na dahil sa pagiging religyoso ng mga Israelita, they have taken this commandment too literal. Too literal to the point na dapat pagsasakti, hindi sila magtatrabaho, hindi sila ikilos. Amen. Yun po yung nakita ko sa kanila na they have taken this rest, this Sabbath day, too literal. Amen. Na even si Jesus
ay pinapagalitan nila kapag nagpapagaling siya ng Sabbath day. Nakita niyo po, sa kanila kapag Sabbath, dapat pakahiwa lang yan, wala silang ibang gagawin. Pero pinakita ng Diyos ang maling interpretasyon ng mga Israelita dito sa Sabbath na ito. Amen? Bakit? Dahil sabi nga ni Jesus, matitig mo pa na mamatay yung isang kapwa mo o yung isang tao na naghihingalo na sa Sabbath day at hindi ka may lang ikilos o gagawa ng paraan para maligtas siya. Amen? Are we gonna be too religious in obeying the Sabbath day, the literal Sabbath or Sabbath day, than sharing or doing, or sharing love or doing our part in helping that person in need, especially on a Sabbath day? Nakita niyo po yung point? Kakayanin mo ba bilang isang anak ng Diyos na huwag kikilos o magpapahinga sa Sabado o sa Sabbath day? Eh nakikita ko lang sa Sabado, inaatake na sa puso yung asawa ko. Kasi bukas ka lang makakatikin. Kasi Sabado na yun. Ang mga doktor ay nakalig. Ang mga hospital ay sarado. Di ba? Paano kung si Saira, si Sai, ay nanganap po siya ng Sabado? Paano? Bahala na po siya sa buhay niya. Di ba? Yun po ang sinasabi ng Diyos na sometimes people tend to become too religious na nami-misinterpret po nila yung meaning nito. And when we say Sabbath, ibig sabihin po nito, find rest in Christ alone. Hanapin mo ang kapahingahan sa Kristo or kay Kristo. In other words, make sure among the Ten Commandments, sinasabi dito na dapat si Jesus ay nasa buhay mo. Si Jesus ay ang daan sa iyong kaligtasan at kapahingahan. Amen? Number five, igalang mo iyong ama at ina. Number 6. Verse 19, thou shalt not murder. Next po. Thou shalt not commit adultery. Verse 14. Next po. Thou shalt not steal. Verse 15. Next po. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. 16. And last, huwag kong pagdarasahan mo ang sambahayan ng iyong kapwa o ang kanyang asawa. So for the last, sabi ko, for maganda naman yung okay. For the last part, ano po yung purpose kung bakit ayaw ng Diyos na tayo po ay pagdasaan natin ang kariyarian or ang property ng iba o ang kanyang asawa? Ano po ulit yung purpose nito? Dahil gusto ng Diyos na tayo ay makontento at huwag na natin pagnasaan ang pagmamayari ng iba. The Lord wants us to be contented or content with what we have. Amen. Praise God. So, let's start with chapter 22. And again, pinili ko po ulit yung mga batas or mga lituntunin or mga regulations na nasa chapter 22 na nais ko pong i-highlight na still applicable today and marami pong wisdom. Again, bakit po ito ginagawa? Para po hindi po magkaroon ng information overload at hindi po tayo po laging sa oras. Amen? So, verse 4. Sabi po doon, kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay na may-ari ng bahay. By the way, saan po sa Ten Commandments yung thou shalt not steal? Ano po? Pag-ilang number po siya? Number 8. Praise God. So sa Ten Commandments, sinabi lang po doon, thou shalt not steal. Pero hindi natin alam kung anong gagawin sa mga nagnakaw. Hindi natin alam kung ano yung mga consequence or yung mga acts na magpo-fall under stealing. Kaya, dito po sa 21, 22, 23, ini-elaborate po ni Lord yung Ten Commandments. Amen? Nakita niyo po last Sunday kung paano po binigyan ng Diyos ng parusa ang mga taong magbubuhat ng kamay sa kanilang mga magulang.
Amen? Di ba sa Ten Commandments, hindi naman po sinabi kung ano ang gagawin. Ang sabi lang, honor your father and mother. Pero wala tayong alam doon kung ano ang gagawin sa mga magbabae dito. Ano po ang gagawin sa mga anak na magbubuhat ng kamay or hindi na igagalang ang kanilang magulang? Sila po ay? Papatayin. Amen. So death is the penalty, the punishment. Okay. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakapatay. So, malinaw po ito. So, hindi naman pala lahat ng nakakapatay ay papatayin din. Amen? Kasi di ba, sabi ka ka sa last Sunday, a life for a life, a tooth for a tooth, an eye for an eye. So, kung pumatay ka, papatayin ka din. Amen? Kung nagnakaw ka, ibabalik ko rin yung ninakaw mo at 5 times doon sa ninakaw mo. Yun po yung nasa verse 1. Kung papasigin niyo po, mayroong isang nagnakaw dyan ng kayo at papatay na rin ng 5 hayo. Nakita niyo po yung verse 1? Yun po ang nakalagay ko. Kaya nga, naalala niyo po si Zacchaeus, yung maliit po siya, tapos umakyat po siya sa uno para makita lang si Jesus. At ano po si Zacchaeus? Isa po siyang tax collector. At siya po ay nagtanakaw ng mga nakukulekta ng taxes. At kung kilala niya si Jesus, ano po yung sinabi niya kay Lord? Ibabalik niya 4 times doon sa mga tao ninakawan niya, yung ninakaw niya. So kung pinilay niyo po lang, papasyan niyo, dapat 5 times pala nung value yung ninakaw mo, ang ibabalik mo. So kung nagnakaw ka ng isang baka, actually, yung mali ay last 4. Yung isa, baka yata, 5. Tapos yung isa is, I guess, is aslo or an ass or donkey. Kapag isang donkey ang ninakaw mo, 4 ang ibabalik mo naman. So baka doon siya nagpo-fall sa 4. So, grabe yun, nagnakaw ka ng isang laptop, for example, ibabalik mo ilang piraso na? 5 na. Amen. At dapat pareho po ng value. Dapat yung robot eh. Dapat nag-isip po yung presyo. Kasi kita nyo po yung ano, yung tawag dito, yung consequence ng ating mga kasalanan. Ayan. Pero dito sa verse 4, when it comes sa pagpatay, wala po siyang pananagutan. Especially, bakit? Dahil po pinagnanakawan po siya. Pinagnanakawan po siya at ito po ay nangyari sa gabi. In fact, kapag sa gabi po, syempre madilim, hindi mo na rin makita kung sino yung tao sa bahay mo o yung nagnanakaw sa'yo. Kaya kapag napatay mo siya, wala kang pananagutan. Kung pag-aaralan po natin ang criminal law ng Philippines, papasok po yung sa tinatawag na self-defense. Self-defense or yung justifying circumstance na kapag ka, dahil po ang senaryo at napatay mo po yung magnanakaw sa gabi, wala ka pong criminal liability. Wala, hindi ka makukulong, hindi ka mapapatay, hindi ka mapatay, at wala ka rin danyos na ibibigay kung isa napatay mo. Ngunit, kung ang pagpatay ay naganap pagsikat ng araw, mananagot ang nakapatay. So nakikita niyo po yung difference na kapag nangyari po yung incident sa umaga versus nangyari po yung incident ng pagnanakaw at pagpatay sa gabi. Sa umaga at sa gabi. Amen. Bakit po? Dahil sa umaga, mas malaki po yung opportunity na maipagtanggol mo yung sarili mo dahil nakikita mo po yung paligid at nakikita mo po yung magnanakaw mo. Magnanakaw. Amen. Kasi po, for example, yung magnanakaw ay humingi na siya ng patawad. Sabi mo, kung kapatay mo po, huwag po. Pero pinatay mo pa din. So, sigurado, kung napatunayan na you have abused your power of self-confidence, you can still be held criminally liable. Amen. Kasi po, para po, sa Philippines sa batas, kasi nakikita ko po ang batas po natin, pareho-pareho po sa Bible. Kapag ka, ikaw po ay nakapatay, or in other words, ini-invoke mo po yung self-defense para hindi ka po maasuhan, dapat po yung patunayan sa korte
Dapat mo rin patunayan sa Diyos that indeed there is danger in your life, that indeed yung tao na yun ay gusto ka talagang patayin. Patunayan mo po rin sa husgado na talagang yung napakay mo ay walang ibang intention kundi yung patayin ka din na wala ka din kalaban-laban. So, ganun po yun. Pero kasi kung yung tao na nagmamakaawa na siya, inalis na yung baril mo niya, pero still, tinatay mo pa din po siya. Pwede mo kasi ma-dismiss yung self-defense mo as your defense or defensa. Amen. Kaya doon din po makikita natin na binibigay ni Lord ng disparate, ng compartis, ng pagkakaiba ang crime na nangyari sa gabi at sa umaga. Amen. Lalo na, for example, ito, nangyari ng gabi, hindi tulog pa siya pas na decision. Di ba, hindi pa siya masyadong aware na gabi pala ako, hindi pa, wala pa siya sa talagang normal or tama pag-iisip. Nalipungatan pa. Pero kung umaga, you have all the possibility na magsisigaw dahil gising na yung mga tao. As compared sa gabi, natulog na mahindi ang mga tao at malaking maliit ang tsansa na ikaw din ay matulungan ng mga kapitbahay mo. So nakikita po ninyo yung consequence. Amen. Next po, number 5. Ayan, nakikita niyo po yung aso. Ayan, sinira niya po yung mga gamit sa bahay. Okay? Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira ng bukid ng iba, or in other words, parang gamit ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Okay? Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Okay. So, ano po ang concept ng batas dito sa verse 5? Sinasabi po sa verse 5 that our responsibility extends to our property or especially to our pets or to the animals that we own. Amen. Sa Tagalog, ang ating responsibility, ang ating liability ay nari-extend sa ating mga alagang hayop. Na kapag sila po ay alaga natin at sila ay nakapanakit, it is as if tayo po ang nakapanakit. At yung na-cause na damage po ng mga alaga natin, tayo po ang magbabayan. Tayo po ang may liability. So kapag may alaga kang aso at may nagis yung aso yun at kinagat yung kapitbahay mo, sino ang magbabayad o magpapakabot kung nakagat ng aso mo? Ikaw ang may-ari ng aso. Amen. Nakikita niyo po na biblical din siya at logical na lang din po yun. Amen. So, of all the things that we own, especially sa example na ito, yung mga alaga natin tayo, kapag sila ay nakapatay, nakapanira, tayo po ang mananabot. Amen. Although mayroong justifying circumstance po dito ang mga sasalaw po natin na kapag ka may papakita naman o may ari na wala siyang negligence. For example, itinali naman niya talagang mabuti or gumawa siya ng cage. Pero fortuitous event, for example, lumintol, tapos nakawala yung aso, so nakalaya. So pwede mabawasan yung kanyang liability. Okay? Kasi hindi rin naman niya makokontrol yung pagkakawala o pagkalayo ng aso dahil nga po lumintol o nasira yung kulungan niya. Amen. Nakikita niyo po yung consequence mo. Next, kapag ang salapi o anumang ari-arihan ng isang tao'y ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito'y nawala sa bahay, pagbabayarin ng doble ang kumuha kapag ito ay nahuli. Okay. So this time naman po, yung inako na property ay ipinagkatiwala lang doon sa pinagnakawan. Amen. In other words, yung property ay hindi hawak ng may-ari, kundi hawak ito ng pinagkatiwalaan. Kung kaya, kung mauhoy man yung nagnakaw, doble po ang value, okay, ng property na ninakaw niya. Amen. Pero po, wala pong liability yung pinagkatiwalaan lang. Not unless, later, makikita natin, kung hindi naman mahuli ang magnanakaw,
Ang pinagkatiwalaan ay panunupain sa harap ng Diyos para patunayan na wala siyang kinalaman. Amen. Kasi of course, kapag yung property natin ay pinagkatiwala natin sa iba, ibig sabihin, alam natin na magiging safe yung property natin na yun dahil we trust yung pinagkatiwalaan natin. Amen. However, sometimes, hindi natin nakokontrol ang isip ng ibang tao kahit na yung pagkakatiwalaan mo pa. Kasi pwede niya sabihin na, ay, ninakaw siya. Pero hindi pala talaga ninakaw, kundi tinago niya. Dahil nagka-interes siya. Nakikita niyo po yung point. Kaya ano po ang ginawa ni Lord na rule para po masigurado? Siya po ay manunong pa sa Diyos na hindi siya ang kumuha. Amen? Manunong pa sa Diyos na hindi siya ang nagnakaw. At talagang ito nga ay ninakaw ng ibang tao. Amen. Patutunayan niya na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihagilin sa kanya. So, dito natin makikita kung gaano kahalaga ang pagtake ng oath, especially yung, sige nga mga, in the name of Jesus, di ba? Kasi minsan din na nagiging pandangan natin sa mga Christians. Sige nga mga hawak sa Diyos. Kasi di ba kapag ang isang tao, pag wala niyang takot sa Diyos, mamatay man ako, alam niya ni Lord, gagalang sila, di ba? Pero kung ikaw na may faith ka na kay God at takot na kang magsinungaling sa kanya, di ba, kapag pinag-swear tayo, in the name of Jesus, or in the name of God, hindi natin kaya. Di ba? Kaya niyo pa ba? Kung saan pa para sinabi, nawawala yung toothbrush ko. Dito ang gumamit nito, nakita ko pinag-toothbrush niya ng aso. Pero siyempre, pagbibigyan niya yung mga kapatid niya. Ginsigaw ba? Hindi o, sabi niya. Sige naman ang pangka, sabi ko, in the name of Jesus, hindi mo yan tinakaw sa pangalan ni Jesus, mamatay ka man ngayon. Nakarap ang Diyos. Di ba, si Vince, as a Christian, magdadala mag-isip tayo, ay hindi ako talaga. Oo. Kasi kanina wala akong mabiging toothbrush. Kaya nakita ko yung toothbrush ko, yun na yung ginamit ko. Kasi bibili naman talaga ako sa 7-Eleven. Di ba? Ewan ko sa inyo, pero hindi ko po kaya magsinungaling na pag sinabi na sa akin na mga ako ka man sa mga Diyos, hindi ko po kaya, I don't know about you, pero ako po personally, pag ginamit na po si Lord, as a Christian, hindi po ako magsinungaling talaga. Promise. So, grabe no, ganun po, makikita natin na gusto ng Diyos na may takot tayo sa Kanya para nga hindi tayo magkakasala, hindi tayo magsisinungaling, at hindi tayo magsasabi ng mga kasinungalingan o ng mga bagay na hindi totoo. Amen. Next po, number 9. Ano mo ko sabihin tungkol sa pag-aangkin ng nawawalang aso, baka, pupa, damit? O ano mang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos? Ang mapatunayan ng aangkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. Okay. So, sa senaryo po na ito, mayroon pong isa ditong tao na kiniklaim niya na siya ang may-ari ng isang bagay kahit hindi naman siya ang may-ari. Nakikita niyo po, sinasabi niya, alaga ko po na baka, alaga ang aslo ko ito, pero hindi pa naman para sa kanya. So, ano po ulit ang way ni Lord para masettle po yung conflict? Panunong paipo sila ulit ng dalawa sa harapan ng Diyos para magpa-promise sila na tawa katotohanan lamang din ang kanilang sasabihin. Amen. Kaya ang nilagay ko pong picture dyan ay yung picture po ni Solomon. This is the Solomonic principle. Si Solomon po yan at yun po yung baby na mayroong isang nanay na iniklaim niya na siya ang tunay na ina. Kasi nga yung anak niya talaga ay namatay. Di ba? Kasabay silang nanganak, yung baby ng isa namatay, kaya kinuha niya yung baby ng isang nanay. At sinasabi niya na siya ang may-ari. Di ba? Pero alam din yung isa na anak niya talaga yun. So ano po ang naging settlement or decision ni Solomon? Hahatiin yung baby na lang sa dalawa para pag-aritan nila.
literal. Siguro para equal dapat ang pagkakit ng ito. Para pareho-pareho ulo, pareho-pareho. Kasi pagpatalero dito, walang ulo yung isa paala. So, hatiin na ganit ni Solomon, di ba? Pero ano po ang nangyari nung sinabi ni Solomon na hatiin yung bata? Umiyak po yung tunay na ina at sabi niya, wag po, ibigay niyo na lang po sa kanya yung bata. Yun po ang sabi ng tunay na ina. Ano po ang desisyon ni Solomon? Kunin ang bata at ibigay dito sa inang ito na umiiyak, na ayaw pa kayo yung mata. Kasi ibig sabihin, siya talaga ang tunay na ina. Amen? Kasi po yung nanay na nag-aangkin doon sa bata, nung sinabi ni Solomon na hatiin yung bata, para may positi siya sa mga pagkatian nila. Grabe no? Napakagaling talaga ni Lord na may mga ganitong alatid kunin at binibigyan tayo ng wisdom para po makalentro ang mga conflict niya. So, Bishop Harold Williams, hello po. Sister Veronica Kayakyab, hello po. Sister Josefina Oviedo Stasman, hello po sa inyo na nanonood ngayon sa Facebook. Next, I guess this will now start with the second category of the laws, which is the so-called social responsibility or yung how to treat others. Ano po yung sa Tagalog? Yan po yung Tagalog. Tuntunin tungkol sa pananampalataya at kabutihang asan. Let's start with verse 18. Ano po ang sabi sa verse 18? Ang mga magkukulang, ano gagawin sa kanila? Ay dapat patalin. Amen. So, dito natin nakikita na ayaw ni Lord ng mga witchcraft. Ayaw ni Lord ng mga salabangero. Ayaw ni Lord na may mga taong ginagamit nila ang black magic para po magaling, magpagaling, manggamot, o gumawa ng mga kapapalakahan sa lupa. Dapat po silang patayin. So, ayaw ni Lord yung mga taong nagpapagamit sa mga evil spirit because the evil spirit can use people as their medium para din maisahatupalan nila yung mga plano nila dito sa lupa. So, nais ng Diyos na patayin ang mga ganong klase ng tao, ang mga magkukulang. Amen. Next. Sino mang makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Bakit kaya ganun? Ano kaya ang reason behind this law? Or ano ba yung dahilan? Or yung spirit nito? Amen. Dahil po, kapag ang isang tao ay sexual intercourse po siya sa hayop, it is as if nilo-lower niya po yung level niya o yung pagkatao na sa isang hayop. Amen. Take note, hindi po natin ka-level ang mga hayop. Ang mga tao po ay mas mataas po na nilalang ng Diyos kumpara sa mga hayop. Amen. At tayo po ay ginawa ng Diyos sa kanyang imahe para pakalagaan ang mga hayop po na ito. At hindi po na dapat natin i-downgrade or i-lower ang ating pagkatao sa mga hayop na ito. Amen. And sad to say, may mga ganoon nga po talaga that they make love with the animals. Amen? So, dapat hindi natin nilevel yung sarili natin na as if we are acting like animals. Amen? Malinaw po yun. Next, 20. Ayan. Ano commandment po ulit yung huwag gagawa ng mga imahin at sasambahin o yuyuguran ng mga ito? Commandment number 2. Ayan. Dahil sabi dito sa chapter 22 verse 20, sino mang maghandog sa bestyosa, ano raw gagawin sa kanila? Ay dapat patayin sapagkat ay Yahweh lamang dapat maghandog. Amen. Kung kaya sa Exodus chapter 32 yata or 34, nakakalungan ko lagi, nung gagawa na sila ng calf, okay, ng idol, papatayin rin po yung mga gumawa doon. So doon natin makikita mamaya yung implementation nito o yung pag-execute ng mga batas. Amen. O yung pagsasapatupad
Amen. Kasi syempre, hindi naman pwede magbatas. Nakasulat lang sa papel. Dapat gagawin ito. Di ba? Amen. At sa katunayan, sa susunod na linggo, mas marami po tayong makikita ang verses about idolatry. So again, please, pakiusap lang po, pasahin niyo po yung chapter 23 para naman po nagkakaunawaan po tayo. Amen. Next po, so we are still sa mga tuntunin tungkol sa pananampalataya at kabutihan ng kasalanan. Next, I believe this is our scripture reading. Huwag ninyong aapihin ang mga dalmuhan o yung mga foreigners. Alalahanin ninyo na naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Do not forget this verse kasi next chapter, i-emphasize na naman ni Lord yung huwag natin i-treat natin ng tama yung mga foreigners o yung mga dayuhan. Amen. Dahil for once, ang mga Israelites din po ay dati rin po silang mga alipin or mga dayuhan. Amen. And when we take a look into the spiritual context of this verse, the dayuhan here could also mean the Gentiles. Amen. Kasi diba sa Bible, dalawa naman po klase ang tao. It's either Jew ka, or Israelite ka, or Gentile ka. Right? Indeed, Jews or Gentile. So in other words, lahat po ng mga hindi Israelites o lahat po ng mga hindi Jew ay dalmuhan, ay foreigners. So tayo po yung mga foreigner din compared kapag ka sa perspective ng mga Israelites. At dapat po din natin sila i-treat. E, dapat nila tayo din i-treat fairly. Amen tayo mga Gentiles. At ganun din po tayo kasi ngayon po, ano na po ang distinction ng mga tao? Either ikaw ay anak ng Diyos na naniwala kay Jesus or hindi pa believer. Amen. Believer, unbeliever, or a child of God, or a someone na walang kinikilan ng Diyos. Amen. And we also have to treat them and respect them kahit na they are unbeliever, they do not believe yet in Jesus, or they do not believe yet kay Yahweh. Amen? Nakikita niyo po yun, that hindi po kesyo, hindi sila Kristiyano, o hindi sila umaten sa AGC, ay hindi na natin sila inirespeto. Amen? Kaya nga po, respect yung picture na nakalagay po sa pinaka-crisis line. Dahil ang lahat po ng pinag-aaralan natin batas ay umiikot lang po sa respeto. Amen sa respeto. Kung gaano gusto mo na nire-respeto ka, ganun din dapat ang pag-respeto mo sa iba. Amen. Kung ayaw mong pinapahiyang ka, huwag mo din pong ipapahiyang ibang tao. Kung ayaw mong pinagnanakawan ka, huwag mo din pong pagnanakawan ng iba. Respect. Amen. Kung ayaw mong pinaglulukong ka, huwag mo din lukohin yung iba. Amen. Kung ayaw mong pinapaasa ka, huwag mo din pong paasain yung iba. Parang may hugot naman ang paistala. Diba? Kung ayaw mo pinagsasamantalahan ka, mas lalo ba kung pagsasamantalahan yung ibang tao, di ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan. So, huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. So, dito natin makikita na mahal ni Lord yung mga widow, yung mga walang magulang, yung mga fatherless, at lalo-lalo pa yung mga hirap. Yung talaga walang wala. Dahil gusto po ng Diyos yung nanawa ay maging pantay-pantay ang tao. Na yung mga may kaya, yung mga may kaya makatulong, ay dapat tumutulong talaga sila doon sa mga nasa laylayan. Di ba ganoon po na hindi yung mataas ka na nga, mas nagmamataas ka pa. Dapat, kung nasa taas ka, dapat gamitin mo yun dahil bibless ka ng Diyos para yung blessing na yun na binigay sa ni Lord ay makarating sa mga nasa ibaba o mga nangangailangan ng tulong. Amen po? Amen. Dahil, kapatid, kapag inatilin niyo sila, okay, these are the widow, the fatherless, the poor people, yung mga niloloko natin, yung mga wala na ng kalapat na,
kalooban, kapag inapin natin sila at dumating sila sa Diyos, tiyak mapapakinggan ko sila. Hindi pa kayo kinikilabutan na yung isang tao nagsusubok siya kay Lord at ang sinusubok niya ay ikaw. Hindi pa kayo kinikilabutan. Pero isang tao yung umiiyak siya kay Lord dahil inaapi siya at yung nakaapi sa kanya ay walang iba kundi ikaw. Ano ang sabi ng Lord? Kapag inapin niyo sila at bumaling sila sa akin, tiyak na papakinggan ko sila. Amen. Nawawala naman kung umiiyak kay Lord. Siya sabi, Lord, nakakayos si Pastor. Lord, nakakayos si Pastor. Sabi parang ngayon, ay nawawala naman po. Amen. At nawawala naman din po tayo mga tao na huwag natin hayaan na itaing pa tayo ng mga ibang tao sa Diyos, pero hindi yung prayer request natin ang pinapanghit nila, kundi yung mga inaing nila sa atin. Diba? Amen. Amen. At dahil dito, kapuputan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmahan. Grabe no? So, papasok na naman dito yung tinatawag na karma eh. Yung karma, that what goes around comes back around. Yung kapag ka, kung ano ang ginawa ko sa ibang tao, nakakalungkot kung ang babayin sa'yo at mas nakakalungkot kung ang Diyos ang magbabalik nun o ang babawi nun para dun sa inabi mo. Amen. Dahil sabi nga po sa Bible, vengeance is mine, says the Lord. Amen. Vengeance is mine. Sabi ng Diyos, siya daw po ang maghihiganti para sa atin. Ang paghihiganti ay sa akin. Sabi ng Diyos. So, medyo let's be careful on how we treat others. Amen. Next. Meron pa po, gamit di matapos-tapos to first. Sa kayo, mabibiyo na rin ang inyong mga asawa at mauulila ang inyong mga anak. Gabi no, dito kasi sinasabi kong karma na yung kung ano yung ginawa ko masama sa iba. Sometimes, I guess, yeah, it's really biblical na bumabalik yun sa atin. Marami na po tayo naging discussion or mga kwento na napag-aralan ko na lumalabas po sa lesson yung karma is real, di ba? Yung what goes around comes back around. Nalalaman niyo po yun na yung karma po ay bumabalik po din. Next! Ayan. Para sa mga napapautang at para sa mga umuutang, verse 25 po ang inyong patas. Ayan. Sabi po dito, no? Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag na kayong hihingi ng tubo. Ano yung tubo? Interest. Interest, hindi po yung tubo na ano. Makipag-tubo mo yan. Interest po, yung pinapatong po natin doon sa presyo o sa halaga ng inutang nila. Tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Amen. In other words, we should not make money out of others' poverty. Amen. Huwag na natin pagsamantalahan yung kahirapan ng ibang tao. Especially kung alam natin na hindi nila kayang magbigay ng interest at makikita po naman sa kanila kailangan po nila yung tulong mo, then help them. Amen. So, dito po natin makikita na nais ni Lord that as much as possible, tulungan po natin yung mga nangangailangan. Amen. That, ito po yung nakakasal. Kasi sa DepEd po, marami po mga teachers na naawa po ako. Kasi kung kukumpitin mo po yung pera na naibayad nila doon sa pinagkakautangan nila, sobra-sobra na po sa principal loan nila yung ibinayad nila. For example, ang inutang lang naman nila ay 10,000 pesos. Tapos pupunta sa office ko yung nariningin, ang sinisimila niya ay 300,000 pesos. Dahil sa interest. Alam niyo po, praise God, dahil nung napunta po tayo sa DepEd, ay inimpose po natin na yung legal interest lang na 1% per month dapat lang ang inimpose nila. At yung mga nangungulit pa po sa DepEd, talagang ay make sure na dapat ayaw din silang self-registration, na talagang legal silang nagpapautang. Hindi pwede yung ginagawa nilang negosyo yung pagpapautang sa mga teachers, tapos iyaharas sila na
may death threat pa yung iba, tapos pinapaya sila sa school. Kawawa po talaga yung mga teachers natin na imagine 10,000 na yung utang, tapos pupunta sa akin yung apo ba yung nalingin, 300,000 na yung utang niya. Sino ba hindi maatang sa bus? Kapag gano'n yung buwan, dami ka nalang teachers dyan na pupunta sa office kung umiiyak sila kasi kinakasola sila sa PRC, kasi may criminal case na. So, yun po, this is a warning to us na if we can help those in need, especially kung meron naman talaga sila din na intention na magpahala, kailangan talaga nila as much as possible, huwag na po natin silang pagsasamantalahan. Amen? Kasi nakakaawa po yung mga nananamantala. Hindi po ako naawa doon sa mga teachers or doon sa mga niloloko. Mas naawa po ako doon sa mga niloloko dahil sa karmang babalik po sa kanila. Oo, nakakaawa yung mga teacher, pero hindi kasi nakikita yung mga naniningil yung nangyayari in the spiritual realm na akala nila na mas makakalamang sila. Pero hindi natin alam, minsan nagkakasakit na yung anak nila, hindi natin alam kung ano na yung nangyayari. So, praise God dahil the Lord has spared us from those type of curses. Next, huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos. Nimumurain ang pinuno ng inyong bayan. Amen. So, papasok po dito yung respect kay God, respect natin kay Diyos, sa Diyos, at respect din naman sa mga authority na itinilangan ng Diyos. Amen. So, praise the Lord. Pasok po rin yung sa respect or sa respeto. Ayan, respect na naman po yung nakalagay dyan. And last, I believe this is the last verse, praise God. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. So, para po itong sa tithing offering po ulit. At nakikita niyo po yung picture nung si Jesus po yan, tapos si Mary. Yung sa 8th day siya po ay tutuliin, di ba? Sabi nito, ihahandog din ninyo sa akin ang panganay ng inyong mga bata at tupa. Huwag ihiwalay sa ina ang panganay nitong lalaki hanggang sa ika-10 araw mula sa kapanganakan. Sa ika-8 araw, ihahandog niyo siya sa akin. So, dito, makikita natin na hindi pa rin tinatanggal ni Lord yung circumcision. That on the 8th day, i-offer sila. Tapos, di ba sa 8th day, sinircircumcise po yung mga Israelites. In fact, pagdating po natin sa kwento po ni Joshua, na si Joshua na po yung leader, patuloyin niya ulit yung mga Israelites. Kasi may mga Israelites na po na hindi nagpa-practice ng circumcision. At minsan yung iba, ginagawa na lang ito literal, pero hindi nila naiintindihan kung bakit sila nagpapa-circumcise. Amen. Ibig sabihin na circumcision kasi is yung inuopen mo na yung heart mo at pinapapasok mo na dyan si Lord. Binubuksan mo yung puso mo para susugatan ka at pinapapasok mo na doon sa loob ng sugat na yun si Jesus na siyang tunay na nag-circumcise ng mga puso natin in the spiritual sense. Amen? Praise God! So, let's now proceed with the last slide, the last two slides na dito. So, ano po ang matutunan natin sa kwento? Amen. May time pa po tayo for brainstorming, praise God. Meron po ba gusto mag-share ng kanyang natutunan sa kwento? Ayan, pwede pa po. Medyo magaka pa po tayo, praise the Lord. Meron po ba? Si Sister Tilpen. Siyempre, ang natutunan ko dito ay yung ibang batas na binigay ng Diyos kay Moses maging lang sa Ten Commandments. At lahat yun ay yung binanggit ng pastor. Praise the Lord. Talapakan natin si Lord sa buhay natin. Sino pa po? Basahin na yung mga naisulat niya dyan kasi nakikita ko talaga. Nag-take down tayo ng notes. Si Auntie Esther, mayroon din pong gusto i-share. Amen. Good morning po. Do unto others as you want others to do unto you. Amen. Praise God. Hallelujah. Sino pa po? Okay. Si Sister Pilar. God, gusto po ng ating Panginoong at respeto po natin ang bawat isa at nang sagaw na hindi po tayo magiging ng kakalanan.
Amen. Respeto po natin ang bawat isa. Sino pa po? Gusto ko lang po basahin itong isa sa mga devotion ko po na sinulat ni Ed Lapis, yung Ask You Love Yourself. Amen. Basahin ko po, Ask You Love Yourself. The second is this, the second greatest commandment of Jesus. Love your neighbor as yourself. And there is no commandment greater than this. What command could be greater and more comprehensive than that? Nilinaw ng Diyos, especially Jesus, na love yourself, although it should be given because you cannot give what you do not have. Maraming mga tao ang hindi nakakaibig sa kapwa dahil hindi rin naman nila mahal ang kanilang sarili. At kung tunay na mahal mo ang iyong sarili, matututo ka rin mahalin o magmahal sa iba. Hindi sinabi love others only, buo ang utos. Love others as you love yourself. Kung paano mo pinapahalagahan ang iyong paniniwala, igalang mo rin ang paniniwala ng iba. Amen? Kung paano mo pinapahalagahan ang iyong buhay, ang iyong karangalan, at ang iyong katahimikan, ganun mo rin pahalagahan ang sa kapwa mo. Amen. Kung ayaw mo sinasaktan ka, huwag ka rin manakit. Kung ayaw mo binabatikos ka, huwag ka rin mambatikos. Kung ayaw mo ipakiyak ka, huwag mo rin silang ipapakiyak. Hindi minamasama ni Jesus na mahalin mo ang iyong sarili. In fact, iniuutos niyang mahalin mo ang sarili mo. Kaya lang mahalin mo rin ang kapwa kung paano mo minamahal ang sarili mo. Huwag sarili mo lang. Meron namang iba na nagmamahal ng kapwa lang. Wala nang ginawa kundi magsakripisyo, magtiis, magpigil sa sarili, tipirin ang sarili, pahirapan ang sarili para sa iba. Hindi ganoon ang utos. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong sarili at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at sa Diyos. Malinaw po, palapakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, let me just flash again the lessons that we can learn sa chapter 21 and 22. Kasi na-flash po natin po ito nung last Sunday. Let's just review. Number one, God wants us to respect the rights of others. Amen. Nais ng Diyos na irespeto po natin ang mga karapatan ng ibang tao. Amen. Kung gusto mong irespeto ka at ang iyong mga karapatan, unang-una, irespeto mo po ang iyong kapwa. Next, God hates injustice and oppression, but loves honesty. Gusto niya po honest tayo, kaya nga po, di ba laging kailangan malulupa para sabihin niya na hindi niya ninakaw or na siya nga talaga ang tunay na may-ari. Gusto niya po, nagiging honest po tayo palagi. Next, God is compassionate. Maawain po siya sa mga ulila, maawain siya sa mga fatherless, sa mga balo, at lalo-lalo sa mga may hirap at mga pinagsasamantalahan. Amen? At dahil ganun po ang Diyos, nais din po ng Diyos na maging ganun po tayo ka-compassionate. Amen? Next, God wants a society where people are treated fairly. Amen? Na tinatrato po ang bawat isa ng pantay-pantay. Hindi keso mayaman siya, siya lang po yung bibigyan natin ng magandang treatment. At kapag mahirap yung tao, pinagsasamantalaan sila o hindi na sila tinatrato ng fair. Next, God doesn't want us to commit sin. He wants us to be holy. Amen? At nakita ko din po na habang pinag-aaralan natin yung mga batas na ito,
mas lalo natin na-realize na kailangan natin ng tagapagligtas na siyang tutupad ng mga batas na ito. Amen? The more na napag-expose tayo sa mga laws na ito, the more na na-realize natin ang hirap at hindi natin kayang tuparin lahat. Kung kaya't na-realize natin na makasalanan tayo at kailangan natin si Jesus na siyang magbabayad para sa ating mga kasalanan. Amen po? As we study these laws, these commandments, the more that we realize that we are a sinner, and the more that we realize as a sinner that we need a Savior. Amen? Praise God. The Lord wants us to be holy, kagaya po ni Jesus na siyang maglilinis sa ating mga kasalanan. Number six, God wants His people to live in peace. Gusto niya po, payapa po ang buhay natin na wala pong nagpapatayan, wala pong nagnanakawan, wala pong nagsasamantala, wala pong nagsisinungaling, wala pong nangyoloko, wala pong nandadaya. At magkaroon po ng kapayapaan. And finally, God wants to train people to fulfill the law towards others. So, kaya po natin pinag-aaralan ang mga batas po na ito para po ito po ay ating gawin, sundin towards other people. Na dahil sinasabi ng Diyos na huwag tayo papatay, dapat tunuan din po natin yung mga iba na huwag sila pumatay for being an example to them. Amen? Because sometimes kung hindi nakikinig sa'yo yung tinuturuan mo, matututo siya kung ikaw mismo ay i-example mo or magiging ehemplo ka kung ano ba yung gusto mo ituro sa kanya. So gusto mo ni Lord na mag-train ng mga tao na as much as possible, they live a holy life, a righteous life by fulfilling the Ten Commandments. Although I know that as a person, hindi talaga natin makukulpil yun. But if we can fulfill them or do so, let's keep our best shot and obey God's commandments. Amen. Dahil there is a promise na kapag nag-o-obey tayo sa Kanya, surely tayo ay Kanyang pagkakatiwalaan at pagpapalain. Amen po? Amen. Praise God. So, where is Jesus in the story? Jesus took the punishment we deserve on the cross. Amen. Di ba lang sinasabi, papatayin, papatayin, papatayin. Praise God. Dahil si Jesus na po ang pinatay para sa ating mga kasalanan. And Jesus is the only one who never broke any of the laws. Siya lamang po ang hindi nakapag-violate doon sa mga pinag-aaralan natin batas. Amen. So I will end the video clip, the lesson with this short video clip. So this man will summarize po the lessons that we can learn from the story. Amen. So ito po yung pinapanood ko din po palagi, kagaya po ng Bible Recall. Then after this short video clip, we'll have our response song. Ayan. So, para po mas ma-highlight sa atin, as mas tumatak po yung mga nabanggit ko po, panoorin po natin ito. We're dedicated to seeing Jesus in all the scripture. In each episode, we see what's happening in the biblical text and how it sheds light on Jesus and His Gospels. Let's check it out. Moses is on the mountain. He's received the Ten Commandments, and now God is going to expand and explain them. Quickly, we find out that God hates injustice and oppression, but loves fairness and honesty. That's why wrongs must be made right. But God requires that punishment always be proportionate to the crime. If someone steals an animal from your farm, you cannot then take revenge on that person's family. It must be fair. Eye for an eye, tooth for a tooth. We also see that God is compassionate. He sets up laws that are wildly progressive in this time in history. These laws are on behalf of those lowest in society. Slaves, women, foreigners, and the poor. God wants a society where people are treated fairly,
where justice is upheld, and where the marginalized are provided. God wants a world that looks like Him, and His method of creating it is to create a people that look like Him. Jesus Himself picks up on these laws in His teaching. But like the social laws in Exodus, His teaching about the law was not only about our obedience. The way Jesus spoke about the law shows us who He is and what He was not willing to do. For we have done evil to God. We deserve eye-for-eye punishment for that. But Jesus turned the other cheek and took the eye-for-eye, tooth-for-tooth punishment we deserve on the cross. Jesus is the only one who never broke a single one of God's laws, but died as if He did on the behalf of those who have. Even more, the kind of just and fair society the law tried to make through His command is actually fulfilled in the people who are saved by Jesus. By perfectly fulfilling the social laws towards us, Jesus trains us into people who can fulfill them toward others. Since He loved us when we were poor, marginalized foreigners, we can love anyone from anyone, no matter their standing, position, or background. Jesus puts His own spirit within us that actually forms us into His own image. God is creating a society in His church that provides for the vulnerable and defends the defenseless. But the ultimate and perfect society God wants to create is still in the future. When Jesus returns, He will finally create a perfect society that reflects His character. There will be no tears, no pain, and people will live at peace with one another. I pray the Holy Spirit gives you eyes to see the God of compassion and justice behind these laws. And Jesus is the one who extends this compassion to us by receiving our justice. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. So as our response to the message, let us stand. Let us all stand po. Iniibig niya tayo at tunay na siya lamang ay nag-iisip.